Hello. How are you? Anong pangalan mo? What's your name? Pinakawalan namin siya, talagang bumabalik sa amin. Kaya ikinulong uli siya. At ang nakakagulat po dito, pagbalik ng unggoy may dalang package. What's up mga katrops? Narito muli ang inyong lingkod na si Kuya Marvin at welcome back sa aking YouTube channel, Tenru 21. So for today's video, siguradong magkakaunguyan tayo dito sa topic natin ito. Dahil speaking of unggoy, pupuntahan lang naman natin yung isang unggoy na pag-aari ng isang pamilya na hindi kalayuan dito sa tinitigilan ko. Ating aalamin ang ilang mga kwento tungkol dito sa unggoy na ito. Pero bago ang lahat, kung interesado ka sa gatong topic at bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like at i-click lang ang subscribe and notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos na i-upload. O paano? Excited na ba kayo? Samahan nyo na ako. Puntahan na natin. Let's go! Magandang araw, nakita niyo po ba yung unggoy? Sinong unggoy? Uy, ito naman ako. Sinong unggoy? Nakita ko ito si Mon, pinagawa. Run. So, ito po yung daan patungo sa pupuntahan natin, ano? Patungo dun sa unggoy. Ngayon, kung excited po kayo na makita kagad yung unggoy, pwede kayong humarap sa salamin. Unggoy! Magandang araw po! Kayo po ba yung unggoy? Hindi po. Magandang araw po sa inyo. Ano po? Tatanungin ko lang po kung sino sa inyo yung unggoy. Nandun po, nandun sa likod po. Di po ako. Kapag-tipang pa. Di po kami. Ayan, ngayon po makikita na po natin ang unggoy. Ayan, kulay brown. Yan ba? Hindi po yan, hindi po. Ito pa, ano? Yan pala. Ano pa? Ngayon po, ayan, nakikita po natin. Dito po nakapwesto yung unggoy. Unggoy. Sasama mo naman kami. Hari kayo dito para tatlo. Ayan o, nakaupo po siya. Doon sa kanyang tulayan. Hello. How are you? Ate B, mukhang nagugutom ang unggoy mo. Subuan mo. Kanin. Nagkakamot siya, kulang sa ligo. Ayan o, bumaba siya. Anong pangalan mo? What's your name? Anong talent nitong unggoy mo, Ate B?
Marunong ba tong kumanta? Paano ang pag-interview? Itong si Ate B, siya po ang may-ari ng Unggoy. Ang isang katanungan ko lang tungkol sa iyong alagang Unggoy. Minsan ba ay pinagsilosan mo ito sa iyong mister? Uy, hindi naman. Hindi naman. Galit nga lang sa akin. Ba't nagagalit sa'yo? Baka naman love triangle kayong tatlo. Hindi naman. Simula yan ng may pasok. Laging ginagalit ang mga bata, sinasalaksak na ganun. Para siya lagi nagagalit, ako na dadamay na yata sa galit niya. So ano ang ating naging paraan para maiwasan yung panggagalit ng mga bata? Ay, hinarang namin to, lagyan namin ng tabing. Para hindi magagalit ang mga bata. So nabakuran na siya ngayon, ano? Dati kasi walang bakod. Itong ating kulungan ng ating alagang Unggoy. Minsan daw pinakawalan na itong Unggoy na to sa... Pinakawalan talaga yan. Sa kaingin natin. Dito po sa aming lugar kasi mayroon pong tinatawag na Mount Tagapo. At dito po pinakawalan na minsan itong Unggoy para makalaya. Pero talagang bumabalik ba? Bumabalik po dito yung Unggoy. Talagang iyan. Pinakawalan naman mister ko sa Tagapo. Ngayon, talagang sa sobrang matalino talaga ang Unggoy. Bumalik! Nakita namin dyan sa baba. Kaya sabi ko, ayan, alagaan na uli dyan para dyan na siya tumanda, dyan na siya mamatay kung gusto niya. Nabanggit mo na itong Unggoy na to may katalinuhan. Ni Misan ba hindi mo ito na ipasok sa school? Ay enroll. Tulungan, pa-enroll lang. Tulungan. Hindi naman, ay parang di naman ganun. Ano yung mga ilang pagkain na madalas niyang kinakain? Ay, maraming kinakain niya. Ay, mangga. Mangga, tsaka yung mga ganito. Atis. Atis. Tsaka yung kanin, may gulay. Oh. Yan ang kinakain yan. Marami siya kinakain. May binigyan namin naman sanas. Ang favorite po niyang kainin ay Jollibee. Ito bang Unggoy na to talagang napamahal na sa inyong pamilya? Siyempre. Lalo kay Rani. Mahal-mahal ni Rani yan. Hindi nyo ba naisip na kahit minsan maisama siya sa mall? Uy, katakot. Kahit manood kayo na sine. Baka yun yung pagkatakutan ng tao. Pero may pagkakataon ba na nagkakasakit itong Unggoy na to? Oo, nagkasakit yan. Pina-check up nyo kay Pedraza. Hindi na pa. Chichad lang ang niyan. Ang nagamot. Ito po ay napa-check up nyo na ito sa St. Luke's. Wala pera. Hindi ba dati napansin ko na itong Unggoy na to nakakawala pero hindi siya umaalis? Oo, hindi. Ano ang dahilan kung bakit na-permanent nyo na siya na nakakulong dito? Kasi yan, nung maliit pa lang. Kadiba pagkandating na siyempre maliit siya nung lumaon na lumalaki-laki, siyempre ako na rin ang natatakot. Dahil minsan ang mga bata, pero diba mga bata natutuwa sa mga Unggoy. Oo. Kaso narin yung ginagalit na, narin yun. Pero nakakalabis siya. Noong siya lumaki, pinagpagawa namin siya ng kulungan. At natatakot na ako sa mga bata, baka masaktan. Kasi siya nangangalimot. Alam niyo po, ang istorya po talaga nitong Unggoy na to. Dapat sa akin mabebenta tong Unggoy na to. Yung nakahuli ito dahil baby pa to noon. Ngayon, nung time na nagtatrabaho ako, kinukontak ako ng isa kong barkada na si... Amay. Ayan, speaking of Unggoy, Amay. Wala daw siyang pang-abono na babayaran niya muna itong Unggoy at dadalhin sa amin. Hanggang sa natapos yung trabaho ko, doon ko lang nabasa na marami na pala akong nare-receive na message sa cellphone ko. Nabenta na raw dito. Pero, pinuntahan ko yung Unggoy dito nang makauwi ako at nagpa-picture ako dito sa Unggoy na to. May picture ka ba niyan? Meron, nasa iPad. Hindi, maliit pa yun. No? Maliit pa siya, halos wala pa siyang ganong balahibo noon. Mali talaga yun. Talaga, as in, maliit. Sa sobrang liit nga niyan, kasya sa posporo eh. Maliit. Parang maaari pa siya kaw ng sapatos. Hindi, sa tuwing pinapakawalaan niyo siya, ditong nakakaraan, hindi ba talaga siya umaalis dito? Hindi. Ganda lang ako. Ganda. Ikot-ikot lang dyan. Ikot-ikot lang. Isa rin po sa dahilan kung bakit napag-isipan nila na itong Unggoy ay ikulong na dahil nakasunog po ng bahay. Para din o.
para marunong pumaspor ng ganun. Na ipagpagawa namin siya ng kulungan. Kasi ang isa pa, natatakot ako sa mga bata, baka kasi makalmot, kumakagat. Kaya pinagpagawa namin siya ng kulungan. Kung tutuusin, dapat nakaano yan eh. At higit sa lahat, sinubukan nyo na itong pakawalan sa kabundukan. Talagang pinakawalan namin siya, talagang bumabalik. Bumabalik sa amin. Kaya ikinulong uli siya. At ang nakakagulat po dito, pagbalik ng unggoy, may dalang package. Mayroong package ba? Ano naman ang iyong naalagaan nung araw? Naku, ay aso. Aso. Sa ngayon ay wala na, nangangaga. Nangangagat. Nakakatakot, nagpapagamot. Dumating ba sa time na parang gusto mong tumabi sa unggoy? Run. So ayan po, nasaksihan po natin ang kwento ng isang unggoy. At lagi po nating tatandaan na atin pong pagpahalagahan ang anumang uri ng nilalang ng Diyos. Ito man po ay hayop, kalikasan, mga puno, isda, robot. At maraming maraming salamat po sa aking mga gilim na taga-subaybay. At sana po huwag kayong magsawa na sumuporta sa aking channel. At muli, para doon po sa mga baguhan pa lang sa channel na to, inaanyayan po kayo na mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos na i-upload. Maraming maraming salamat mga katrops, at hanggang sa muli, paalam!